Although I was excited when I was going to Canada, but when I kahit na excited ako sa pagpunta sa Canada, parang gusto kong bumalik pagkadating ko. Kasi nakita kong takot at ito ang mga magulang ko at pagtingin ko sa bintana, lahat na iiba. Nanibago ako kaya gusto kong bumalik. You really wanna go back to your country? It was a mix. Makahalong damdamin. Excited, masaya, takot. Masarap ang pakiramdam. Kasi papunta ako sa Amerika. Pero pagdating ko, hindi pala tulad na narinig ko. Back home when I got here, I was the same. Pag-iibang bayan. Pag-alis ko sa Pakistan, parang may iniwan akong malaking bahagi ng aking pagkatao. Parang galing ako sa maliit na lungsod at napunta sa malaking lungsod, malaking bansa at iba't ibang kultura. Hindi ganun sa amin. Sa school ko, lahat kami, babaeng Pakistani, pareho ang pananamit, salita, lahat. Nung una kong narinig na pupunta ko sa Canada, na-excite ako at napakasaya ko. Sa totoo lang, kinilabot ako. Gusto ko lang makaalis ng bansa. Gusto kong pumunta rito dahil sa snow. Ayaw kong iwan ang bahay namin. Pero parang nakakainganya dahil bagong lugar ang pupuntahan at hindi pa ako nakakapaglakbay ng malayo. Pero alam kong hindi na ako babalik. Kahit ayaw kong iwanan ang mga kaibigan, kababata at eskwelahan ko, wala akong choice. Kailangan ko sumama sa mga magulang ko. It was exciting, right? Exciting, no? Bagong lugar, bagong mundo, napaka-emotional. Malungkot din dahil nag-iiyakan ng mga kamag-anak mo. Hindi mo sila basta maiwan, pero ganun talaga ang buhay. Kailangan mag-move on. Mga pagkakaiba. The only thing that it's difficult. Mahirap sa akin dahil wala ang mga magulang ko rito. Noon, pag umuwi ako, naandoon ang nanay ko. Ngayon, pag umuwi ako, walang nando doon. And now, when I were home, nobody's there. Karamihan ng mga estudyante, mas mabuti ang buhay. Nandito ang mga magulang nila at hindi nila iniisip ang pagkain at renta kung hindi pag-aaral lang. Ako, habang nasa klase, iniisip ko kung ano ang kakainin ko. When you grow up, usually nung dati, mga magulang ko gumagawa ng lahat para sa akin. Baliktad ngayon, akong sumasama sa mga magulang ko pag may appointments. Ako rin ang nagsasalita para sa kanila. Of course, it was ibang-iba ang lahat sa akin at sa mga magulang ko rin. Shock sila kasi ang tatay ko hindi marunong mag-Ingles. Ang nanay medyo lang. Wala silang trabaho at oportunidad sa Canada. Bilang anak, gusto kong makaawas para gumaan ang pakiramdam nila sa pagpunta rito. Nung first day ng school, hindi ko makita ang locker ko dahil lahat pare-pareho. Lagi akong late sa class kasi hindi ko mahanap ang locker ko. Para mapadali, nilagyan ko ng sign. Sa unang klase, pinasula sa akin ang apelyido ko. Hindi ko nagawa dahil hindi ko alam spellingin. Inahanap ko ang klase ko. Nang makita ko ang numero, umasok ako. Late ako pero sabi ng teacher, okay unang araw mo. Excuse ako ng isang linggo. Noon, isang hagdanan lang ang ginagamit ko kahit na mas malayo ito. Yun lang ang alam kong daan. Isip ko, pag gumamit ako ng iba, mawawala ako. In our country, sa amin, nasa klase kami ng buong araw. Ang teacher ang umiikot, hindi kami umaalis.
Dito, kami ang lumilipat ng classroom. Tikaraniwan sa aking makitungo sa mga lalaki, pero para sa kanila, isa lang akong babae. Inaasahan nilang maging casual ako at sagutin ang mga tanong nila. Isip ko, bakit niya ako kinakausap? First of all, I didn't know how to speak English. Hindi ako marunong mag-Ingles. Kaya pag nakakita ako ng isang babae, hindi ako makalapit para kausapin siya. Umuupo na lang ako sa klase at nakikinig ng anong sabihin ng guro. Yan ang naging buhay ko. Come and go. Naghahanap ng aking klase. Nag-iisa. Kasi walang dumutulong sa akin. Looking into eyes and smiling. Sa amin, hindi masama kung ngumiti ka o tumitig habang pinapagalitan. Parang nirerespeto mo ang nagkagalit sa'yo. Pero dito, kung ngumiti ka, parang masamang asal. Noon, ang sama ng English ko. Hindi nila maintindihan ang aking opinyon at pag-iisip. Kaya pakiramdam ko, nag-iisa ako. Panagsasalita ako, kalahati ng klase, nagtatawanan. Nakalimutan nila may iba akong wika. Matanda ako sa ibang mga estudyante. Napansin nila yon, kaya pinagtatawanan nila ako. Ang mga unang linggo ko sa school ay napakahirap. Dahil hindi ko maiintindihan. Pero kahit mahirap, ginawang madali sa akin ng mga ibang teacher. Para sa isang teacher, ito ay isang hamon at napaka-exciting. Dahil habang natututo ang estudyante at ang kanyang pamilya sa bago nilang paligid, natututo din ang teacher sa mga bagay na naiambag nila sa pag-aaral. Ito ay nagbibigay sigla at aral sa lahat ng kasangkot. Very exciting and a great learning experience for everybody involved. We usually sit in... Sa amin, karaniwan, nasa classroom lang kami. Papasok ang teacher para magturo. Halos walang group work. Pero dito, lahat! Group work at presentation. All about group work and they all about presentations. I have just to remember... Tinatandaan ko lang, kahit di ko naintindihan. At hindi ako nagbibigay ng opinyon. Pero sa Canada, pinakamahalaga ang proseso. When I first was going into the drama class, yung unang pumasok ako sa drama class, sabi ko, ano bang ginagawa ko dito? Sayang lang ang oras ko. Pero nung maumpisahan ko, nagustuhan ko na. Hindi ko akalaing sasali ako sa isang dula. Kala ko, lahat ng tao rito malaya. Like, pwede nilang isuot o gawin ang kahit ano. Well, the rules back home were very... Masyadong mahigpit ang mga regulasyon sa amin. Pagpasok ng teacher sa klase, kailangan tumayo at bumati muna ng magandang umaga bago umupo. Hindi rin dapat umalis hanggat andyan pang teacher. Sa amin, pareho ng patakaran. Dapat igalang ang guro, laging pumasok sa klase, at sumagot pag tinanong. Dapat mong igalang ang iba para igalang ka rin nila. Maaring may mga patakaran tayo na naiiba kaysa ibang bansa o lipunan at matagal bago makasanayan kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Bahagi ng trabaho ng paaralan na siguruhin naiintindihan ng lahat ang mga patakaran iyon. Make sure that everybody understands what those rules are. Maingat na pag-iibang bayan. Once I had a spare time and... Minsan, nakaupo akong mag-isa sa kantin. Agusto ko nang kainin ng hawak ang orange. Inilawas ko ang kutsilyo. Nang makita na isang teacher, sabi niya, Diyos ko, ano yang nasa kamay mo? Kailangang masuspindi ka.
Sabi ko, anong sabi niyo? Ano po? Hindi ko alam nung una ang ibig niyang sabihin kasi walang suspension sa amin. I didn't know the meaning of suspend because we don't have suspend in our country. In Korea, when the French and French fight. Sa Korea, pag may magkaibigan nag-away, sasabihin lang ng teacher, huwag niyong gawin yan. Masama yan. Yun lang. Pero sa Canada, tingin nila, napakaseryosong problema. Nung dumating ako rito, napaaway ako. Nagulat ako nang tinawag nila ang principal. Sinuspend nila ako. Nagulat talaga ako. They give me a suspension. I suppose about that. Mahalagang i-report agad ng estudyante ang isang pangyayari. Pag naramdaman nilang hindi sila komportable sa isang tao, kailangang i-report nila yon. Nakaupo ako sa mesa ko nang may biglang sumampal sa akin. Gumanti ako. Tapos parehas kaming nasuspinde. Dapat siya lang. Dahil siya naman nauna. Pinaliwanag sa akin sa opisina na isumbong sa kanila kung may nanakit sa akin. Kaya kung may problema ako, kahit hindi nila malutas, ipaalam ko sa kanila. Pag tiningnan mo ang punot dulo ng isang away, kalimitan nagsisimula sa pagbabansag ng pangalan, pangaharas o pambubuli at doon lumalaki. In the first year coming from Lithuania. Sa unang taon ko rito galing sa Lithuania, lagi ako napapaaway. Sa amin, pag sinabihan ka ng masama o pinalis ka, hindi ka dapat basta na lang umalis. O hindi magsalita, simula yun ang away. Dito sa Canada, binibigyan din sa high school na ang away at kahit na anong dahas ay masama. Masasangkot ka sa maraming gulo. May alituntunin ng pag-aasal sa amin, kahit hindi nakasulat. Alam mo kung anong inasahan sa'yo, ngunit hindi mo alam ang kahihinatnan ng pagsuway. Dito, sa bawat mali, may parusa. Tungo sa hinaharap. Karamihan sa mga estudyante ay alangang humingi ng tulong. Tingin nila, hindi cool o hindi sila matapang. O mahina sila at di nila kayang i-handle ang problema. Sa Canada, maraming umaalalay na teacher, mga tagapayo at mga teacher ng ESL. Naiintindihan nila ang problema dahil marami sa kanila ay imigrante rin. Ang daming resources sa loob at labas ng paaralan na makatutulong sa iyo. Nandiyan ang mga teacher para tulungan ka. Di kita matutulungan ngayon, pero pagkatapos ng klase, titignan ko ito. Pagkukulan mo ng pansin, nagpahayag. Kung hindi mo maintindihan, magtanong ka sa katabi mo, sa kaklase mo, o di kaya sa opisina. Sa tingin ko, pinakamahalagang bagay na dapat gawin pagdating ay pumunta agad sa guidance office at alamin ang sistema dito. Dahil sa ibang kultura, ang kaibahan ng sistema ay malaki. At pag di mo maintindihan, baka magbunga ang mga desisyon mo ng problema kung kailan gagraduate ka na. Subukan mong maging aktibo. Sa palagay ko, yan ang pinakamahalaga sa buhay. Ini-encourage namin ang lahat, lalo na ang mga bagong dating na sumali sa extracurricular activities dahil ito'y magandang paraan para sila'y mapabahagi. Kapag kasali ka sa iba't ibang clubs at sports, syempre, nahahasa ang English mo at nakakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Natututo kang makisama sa iba nang maayos, nakakaroon ka ng maraming kaibigan, at mas iginagalang ka ng iba.
I didn't volunteer. Hindi ako masyado nag-volunteer noong nasa grade 9 to 11 ako. Ngayon lang ako nagsimula, kaya nabawasan ang oportunidad ko. Ngayon nag-a-apply ako sa pamantasan, trabaho, o ng scholarship. Try to talk to the teacher. Subukan mong kausapin ng teacher. Sabihin mong bago ka sa bansa at wala kang masyadong alam. Itanong mo kung may programang pwede mong salihan para may makilala kang ibang tao. Huwag kang tumahimik sa isang tabi. Makipag-usap ka, pero huwag ka rin masyadong umasa. Akala mo magiging madali ang lahat pagdating mo rito? Sa una, oo, mahirap. Pero sa katagalan, magiging madali na. Siguro pagkatapos ng isang buwan o isang taon? Maybe a month or a year. Maging matag ka. Be yourself. Upo ka ng tahimik sa klase. Sikapin mong matuto at umiwas ka sa maraming gulo. Kailangan mo maging open at friendly at kailangan mo magsalita. Ang pinaka-importante, marunong kang mag-Ingles. Kung hindi, mahihirapan ka sa high school. Huwag mong kalimutan ang iyong kultura at pinanggalingan kasi yun ang bumuo at humubog sa pagkatao mo. Pag nakalimutan mo yun, magiging peki ka. Parang iba ka ng tao. Just become like somebody else wants you to be. And another thing, make a lot of... At isa pa, magkaroon ka ng maraming kaibigan. Mas marami, mas mabuti. Ang high school ay mostly kasayahan hanggang pagdating ng grade 12.